Marshall Peak, Kabanata 2109. Kawalan ng pag-asa. Nang matapos magsalita si Yang Kai, isang tawang sumugod mula sa labas na parang kidlat. Sa pagkaway ng kanyang kamay ay muling isinara ang pinto. Sa pagtingin sa taong kakadating lang, tinulong ni Yang Kai ang kanyang mga kamay at tumawa. Older Mr. Chin. Ang kadadating lang ay walang iba kundi ang old ancestor ng pamilya Chin, si Chin Chaoyang. Little Brother Yang. Binal ika ni Chin Chaoyang ang pagbati na may bahagyang nahihiyang ekspresyon. Nagtanong si Yang Kai. Old Mr. Chin, bakit ka nandito sa halip na magpagaling sa pamilya? Hindi masyadong maganda ang kutis ni Chin Chaoyang. Halatang hindi pa siya tuluyang nakaka-recover sa dati niyang injury. Gayunpaman, ang higit na nakapagparamdam kay Yang Kai ay hindi sumama si Chin Chaoyang kasama si Duan Yuan Shan upang bisitahin siya. Sa halip, palihim siyang dumating na mag-isa. Saglit na nag-isip si Yang Kai at medyo naunawaan kung ano ang gustong gawin ni Chin Chaoyang. Hindi malubha ang pinsala ng matandang guro na ito. Ikinaway ni Chin Chaoyang ang kanyang kamay at naghanap ng mauupuan. Nang mabalitaan kung nakabalik si Little Brother Yang ng ligtas, ang matandang guro na ito ay nagmamadaling sumugod. Gayunpaman, hindi ko inaasahan na ang guro ng City Lord ay mauuna ng isang hakbang sa akin. Kaya nagtago ka sa labas. Napangiti si Yang Kai. May ilang bagay na hindi madaling sabihin sa harap ng City Lord. Kakaibang sabi ni Chin Chaoyang. Ha? Bamantong hininga si Yang Kai at same time na tumingin kay Chin Chaoyang. Halos naiintindihan ko ang intensyon ni Old Mr. Chin, ngunit patawarin mo ako sa matapang na pagtanggi. Curious na tanong ni Chin Chaoyang. Wala pang sinasabi ang old master na ito, at alam mo na. Mapait na ngumiti si Yang Kai. Older Mr. Chin, hindi ba pumunta ka rito para hilingin sa akin na sumali sa Chin family mo? Ganoon ba ako ka-obvious? Nagulat si Chin Chaoyang. Tumanggo si Yang Kai. Ilang beses na akong tinanong ni Old Sir Chin noon, kung hindi ko pa rin maisip, aalis na ako. Hindi ba ako magiging tanga kung hindi ko alam? Higit pa rito. Sinabi na ang mga negosyo ng pamilyang Jiang ay sasakupan ng pamilya Chin. Nilamo ng Chin family ang napakalaking pundasyon ng Jiang family sa isang pagkakataon. Kung wala silang sapat na martial power para pigilan ng iba, natatakot ako na hindi nila mapipigilan ng iba na kumilos. Brother, kilala mo ako. Nang marinig ito, lumiwanag ang mga mata ni Chin Chaoyang at tumanggo siya ng paulit-ulit. Tama, ang matandang ito ay partikular na pumunta dito upang imbitahan ka na maging grand elder ng Chin family. Ang status mo ay pareho sa akin. Pagdating ng panahon, ikaw at ako ay magkapit kamay. Naniniwala ako na ang ibang mga lumang fogi ay hindi maglalakas loob na maging mapangahas. Napabuntong hininga si Yang Kai. Tinanggihan ko lang ang posisyong Vice City Lord na ipinangako sa akin ni City Lord Duan. Nang marinig ito ni Chin Chaoyang, agad na nagdilim ang kanyang mukha. Nabigla siyang sinabi. Nakikita ko. Pareho silang matalinong tao. Si Yang Kai ay hindi na kailangang magpaliwanag ng sobra. Alam ni Chin Chaoyang na wala siyang pagkakataon. Tinanggihan lang ni Yang Kai ang imbitasyon ni Duan Yuan Shan. Kung tatanggapin niya si Chin Chaoyang sa isang kisap mata, tiyak na masasaktan siya ni Duan Yuan Shan sa hinaharap. Iisipin ni Duan Yuan Shan na minamaliit siya ni Yang Kai at maaaring may sama ng loob sa kanya. Sa oras na iyon, ang pamilya Chin ay hindi makakaiwas sa bagay na ito. Nag-hire siya ng isang grand elder, ngunit sa huli ay nasaktan ng City Lord Mansion. Hindi ito magandang deal, malinaw sa kanyang puso si Chin Chaoyang. Tumingin siya kay Chin Chaoyang. Medyo nahihiyang sinabi ni Yang Kai. Noon, itinuro sa akin ni Old Mr. Chin ang paraan ng pagbuo ng Seven Points Black Tortoise Formation. Kung kailangan ako ng pamilya Chin, hindi ako tatanggi. Ngunit ang bagay na ito. Kung papayag ako, makakasama lang ito sa pamilya Chin. Mabibigo ko lang si Old Mr. Chin. Naiintindihan ko, tumanggo si Chin Chaoyang. Pero, binago ni Yang Kai ang paksa. Kung kailangan ng Chin family ng tulong sa hinaharap, makakatulong ako bilang kaibigan. Pagdating ng panahon, sana ay hindi maging magalang si Old Mr. Chin. Napataas ang kilay ni Chin Chaoyang nang marinig niya ito. Kumalaklak siya at sinabing, sa mga salita ni Brother Yang, magaan ang loob ko. Mukha siyang tuwang-tuwa at sobrang saya. Bagamat hindi niya nakamit ang kanyang layunin, sa garantiya ni Yang Kai, ang paglalakbay na ito ay hindi walang kabuluhan. Makahulog ang sinabi ni Chin Chaoyang. Marahil, kakailanganin ko ang tulong ni Brother Yang sa lalong madaling panahon. Tumanggo si Yang Kai at sinabing, hihintayin ko ang iyong balita. Noong araw na iyon, ipinasa ni Chin Chaoyang ang paraan ng pagbuo ng Seven Points Black Tortoise Formation kay Yang Kai sa pamamagitan ng isang jade slip. Noong una, gusto lang niya ang pangako ni Yang Kai na protektahan si Chin Yu sa isang krisis. Kung ang lungsod ay nilabag, maaari niyang isama si Chin Yu. Gayunpaman, ang pagunlad ng bagay ay lampas sa inaasahan ng lahat. Ang labanan ng Demon Thought ay natapos ng walang anumang panganib. Sa katunayan, ang pangako ay walang bisa.
Nakatanggap si Yang Kai ng mga benepisyo mula kay Qin Chaoyang, ngunit tinanggihan niya ang imbitasyon ng huli. Nakaramdam siya ng paghingi ng tawad at gusto niyang makahanap ng pagkakataon para ibalik ang pabor. Pagkatapos, casual na nag-usap ang dalawa bago tumayo si Qin Chaoyang at nagpaalam. Siya ay nasugatan at apurahang kailangan upang bing. Bukod dito, kasalukuyang kinukuha ng pamilya Qin ang malaking ari-arian ng pamilya Jiang. Masyadong abala ang pamilya, kaya't hindi siya makapaglaan ng oras. Napakahalaga ng oras, kaya natural na hindi niya maantala. Pagkaalis ni Qin Chaoyang, ganap na nakalaya si Yang Kai at nagmamadaling inayos ang kanyang paghinga. Ang demonisasyon ay nagpapahina sa kanya ng kaunti. Ang kapangyarihan na higit na nalampasan ang kanyang paglilinang ay hindi walang halaga. Sa loob ng ilang araw, nanatili si Yang Kai sa kanyang silid. Hanggang sa isang araw, muli niyang binuksan ang kanyang mga mata. Sila ay naghuhumapo sa liwanag at siya ay nasa mataas na espiritu. Wala na ang pagod at panghihina kanina. Para siyang ganap na gumaling. Naramdaman ang kalagayan ng kanyang katawan, kinumpirma ni Yang Kai na wala ng anumang side effect na natitira. Saka lang siya gamaan ng loob. Hindi agad siya lumabas. Sa halip, ipinatawag niya ang Sealed World Bead at pumasok sa Sealed World Bead sa isang iglap. Tahimik pa rin ang Sealed World Bead. Tahimik na naramdaman ni Yang Kai ang sandali at hindi niya maiwasang mapasigaw sa gulat. Nalaman niya na sa isang lugar sa Sealed World Bead, mayroong isang napakalakas na puwersa na walang katapusang umaagos. Kumurap-kurap ang kanyang figure at diretsyong nakarating sa lugar na iyon. Sa harap niya, si Liu Yan ay nakaupo na naka-crossleg, ang isang kamay ay nakasuporta sa hangin habang ang iba pang dalawang daliri ay nakaharap sa langit. Pinapaikot niya ang kanyang secret art. Ang kapangyarihan ng kulog at apoy sa paligid niya ay marahas at hindi mapakali. Sa kanya bilang sentro, ang lupa sa loob ng isang dosenang kilometro ay napuno ng mga ahas ng kidlat at apoy. Sa likod ni Liu Yan, gayunpaman, mayroong isang malaking multo na pumailan lang sa kalangitan, na parabang ikakabukan nito ang kanyang mga pakpak at lumipad. Luanfang. Sinulyapan ni Yang Kai ang multo at agad na nagulat. Ang multo na ito ay ang figure ng ancient divine spirit na si Luanfang na nakita niya ng malapitan, ngunit hindi ito isang buhay na bagay, isang projection lamang. Kahit na ito ay isang projection lamang, ito ay naglabas pa rin ng aura ng isang divine spirit. Sa ibabaw ng multo, ang mga itim na apoy ay bumagsak. Isang napakalaking momentum na hindi mapigilan. Napakahirap ng ekspresyon ni Liu Yan, na parabang nasa kritikal na punto siya sa pagsasagawa ng ilang uri ng secret technique. Nagmasid-sandali si Yang Kai at alam niyang pinipino niya ang balahibo ni Luanfang sa ngayon. Kahit na ang pagunlad ay hindi partikular na maayos, hindi rin ito napakahirap. Wala siyang magagawa tungkol sa ganitong uri ng bagay, kahit na siya ang master ng maliit na seliado na mundo. Hindi niya matulungan si Liu Yan kahit kaunti. Maaari lamang siyang umasa sa kanyang sariling kalooban at determinasyon. Kung ang pagpipino ay matagumpay, ang lakas ni Liu Yan ay tiyak na bubuti, ngunit kung ito ay nabigo, ito ay malamang na siya ay magduse ng backlash. Sa kabutihang palad, si Liu Yan ay sumisipsip ng Sun's True Fire mula sa Sun's True Essence upang pasiglahin ang sarili sa paglipas ng mga taon, kaya matagal na siyang nasanay sa ganitong uri ng napakataas na intensity na enerhiya na pumapasok sa kanyang katawan. Kung hindi, sa lakas ng kanyang First Order Dao Source Realm, magiging imposible para sa kanya na pinuhin ang Luanfang Divine Feather. Ngunit gayunpaman, ang tagumpay o kabiguan ay nakasalalay sa kanyang sariling kapalaran. Ang embodiment ay nakaupo sa malayo. Pinagtutuunan niya ng pansin ang sitwasyon ni Liu Yan. Nang makita ang titig ng pangunahing katawan, bahagyang tumanggo ang embodiment. Ang lahat ay naunawaan ng walang salita. Sa embodiment na nagbabantay kay Liu Yan, malalaman niya kaagad kung may nangyari, kaya umalis si Yang Kai nang may kapayapaan ng isip. Muling kumislap ang kanyang figure. Nakarating siya sa ibang lugar sa Small Sealed World. Walang laman ang lugar na ito. Isang nanginginig na figure ang nakaupo sa lupa, nakayakap sa kanyang mga tuhod, na parang nagtatago sa hindi kilalang sulok. Hindi alam ni Yang Kai kung anong uri ng takot at pagpapahirap ang dinanas niya. Magulo ang buhok niya at medyo mapatla ang mukha. Ang kanyang magagandang mata ay maingat na tumitingin sa paligid, at ang kanyang magandang mukha ay puno ng takot. Tumitaw si Yang Kai sa kanyang harapan, ngunit hindi niya alam, na parang hindi niya ito nakita. Ito. Tumingin sa kanya si Yang Kai at bamulong. Sapat na ba, mula rito? Iniunat niya ang kanyang kamay at pinitik ang kanyang mga daliri. Hindi malakas ang tunog, ngunit nang makarating ito sa mga tainga ni Hua Qingxi, ito ay kasing gulat ng kampana sa umaga at tambol sa gabi. Nanginginig siya ng husto, at nang muli siyang tumangala, nalaman niyang sa wakas ay napalitan na ng nakakasilaw na liwanag ang walang hanggan ng kadiliman na bumabalot sa kanya. At isang figure na hindi mabilang na sinumpa niya sa kanyang puso at nais na putulin sa 1,000 piraso ay lumitaw sa hindi kalayuan sa kanyang harapan, na nakatingin sa kanya ng tamad.
Nang makita ang mukha ng taong ito, ang mga hinaing at takot ni Hua Qingxin nitong mga nakaraang araw ay naging apoy ng paghihiganti sa sandaling ito. Sumigaw siya. Papatayin ka ng matandang babae na ito. Habang nagsasalita siya, bumaril siya patungo kay Yang Kai tulad ng isang palaso na binitawan mula sa isang busog. Sa isang twist ng kanyang maselang katawan, siya ay naging isang daang paru-paro, pinawi ang kalangitan at pinalibutan si Yang Kai ng mahigpit. Itinaas ni Yang Kai ang kanyang kamay at itinaas ang kanyang palad na parang kutsilyo, hindi pinapansin ang daang spirit plate, at direktang tinadtad patungo sa walang laman na nasa harapan niya. Sa isang putok, tinadtad ng kamay ng kutsilyo ang isang bagay. Ouch! Ang figure ni Hua Qingxi ay nadulas mula sa kawalan, at ang daang spirit plate ay nawala sa sandaling ito. Tinakpan niya ng dalawang kamay ang kanyang ulo at patuloy na umaatras, halos tumulo ang luha sa kanyang mga mata sa sakit. Mukhang, tumingin si Yang Kai sa kanya ng mahinahon at mahinang sinabi. Hindi mo pa rin naiintindihan ang sitwasyon mo. Dahil iyon ang kaso, bibigyan pa kita ng ilang oras. Kapag napag-isipan mo ito, mag-uusap tayong muli. Habang nagsasalita siya, muli niyang gagamitin ang parehong pakulo. Biglang sumigaw si Hua Qingxi. Hindi. Hindi. Nagkamali ako, hindi na ako mangangahas na maging mapangahas pa, pakiusap. Pakiusap bitawan mo ako. Sa walang hangganang kadiliman, pinapatay ng hindi mabilang na beses sa pamamagitan ng kakaibang pag-iral araw-araw, naramdaman ng makatutuhan ang epekto ng kamatayan, natakot siya na hindi na niya ito matiis. Nang mapatay si Hua Qingxi sa unang pagkakataon, siya akala niya patay na talaga siya. Ngunit hindi niya inaasahan na sa isang saglit lang, mabubuhay siyang muli. Ngunit ito ay isang buhay na mas masahol pa kaysa sa kamatayan, dahil hindi nagtagal, siya ay pinatay muli ng mga kakaibang pag-iral. Pagkatapos maraming beses, lubos niyang naunawaan na siya ay nasa isang napakahusay na ilusyon, na hindi makalaya sa kanyang sarili mula sa muling pagkakatawang tao ng buhay at kamatayan. Ang pagkamatay ng daan-daang beses araw-araw, si Hua Qingxi ay halos manhid. Kung siya ay hindi sapat na malakas, ito uri ng pagpapahirap ay sapat na para mabaliw siya. Sa sandaling ito, nang makita niya si Yang Kai, ang salarin, sa unang pagkakataon, natural siyang magalit, at lumaki ang kasamaan sa kanyang puso. Sa bandang huli, siya ay nasukol pa rin niya sa isang galaw. Si Hua Qingxi ay ganap na nawalan ng pag-asa. Napakagaling, napakasaya ko na napakatino mo. Tumingin sa kanya si Yang Kai, tumango, at mahinahong tumayo sa pwesto. Marshall Peak, Kabanata 2110. Dragon Island Token. Tiningnan siya ni Hua Qingxi na may parehong selos at puot. Sa pag-iisip tungkol sa kung paano siya ginawa ng mali, nagpout siya at umupo sa lupa, gumawa ng eksena. Ikaw bastos, wala kang konsensya. Mas masahol ka pa sa aso o baboy. Isinusumpa kitang mapupunta sa impyerno pagkatapos mong mamatay at hindi na muling magkakatawang tao. Puno ng itim na linya ang mukha ni Yang Kai. Pagkaraan ng ilang sandali, nakitang wala pa rin siyang balak na huminto, galit na sumigaw si Yang Kai. Tama na. Biglang huminto ang boses ni Hua Qingxi, ngunit hindi pa rin niya napigilan ang paghikbi, nanginginig ang kanyang mga balikat. Isang marangal na third order daw source realm, paano ka nakakapagsalita ng napakabagal? Saway ni Yang Kai. Nadama ni Hua Qingxi na nagkamali. Kung gayon, ano ang gusto mong gawin ko? Hindi kita matatalo sa isang laban, ngunit hindi mo ako papayag ang sampain ka. Maging masunurin at hindi nakita pahihirapan. Malamig na ngumuso si Yang Kai. Paulit-ulit na tumango si Hua Qingxi at sinabi. Ako ay magiging masunurin, ako ay magiging masunurin. Pagkasabi nito, pinunasan niya ang mga luha sa gilid ng kanyang mga mata at pinisilang isang ngiti na mas pangit kaysa sa pag-iyak kay Yang Kai. Dapat matagal mo nang ginawa ito. Tumuso si Yang Kai. Matapos mag-isip ng ilang sandali, dahan-dahan siyang naglakad papunta kay Hua Qingxi at iniunat ang kanyang kamay sa kanya. Si Hua Qingxi ay likas na umatras, tila labis na natatakot, ngunit nang makitang si Yang Kai ay walang anumang malisyosong intensyon, itinikom niya ang kanyang mapupulang labi at buong tapang na iniunat ang kanyang kamay, na hinayaan si Yang Kai na hilahin siya pataas. Sumama ka sa akin. Sabi ni Yang Kai, itinulak ang kanyang lakas at nag-teleport kay Hua Qingxi. Lumabo ang kanyang paningin, at sa oras na bumalik si Hua Qingxi sa kanyang katinoan, nakarating na silang dalawa sa isang gusaling kawayan. Ang gusaling kawayan ay simple at magaspang, ngunit elegante at malinis. May ganito bang building dito? Nagulat si Hua Qingxi. May nakatira ba dito? Meron noon. Mahinang sagot ni Yang Kai. Ilang taon na ang nakalipas. Nang dinala niya ang kanyang pamilya at mga kaibigan mula sa Tongzuan Realm sa Shadowed Star, mayroong higit sa 10,000 tao ang naninirahan sa Small Sealed World. Natural, maraming bahay ang naiwan dito. Umupo. Iniunat ni Yang Kai ang kanyang kamay at sinenyasan, pagkatapos ay umupo kaagad. Nag-alinlangan sandali si Hua Qingxi bago umupo sa tapat ni Yang Kai. Magtatanong ako sa iyo ng ilang katanungan, sagutin mo ng matapat. Pagkaupo niya, sinabi ni Yang Kai.
Tumanggo si Hua Qingxi. Pumunta ka sa Maplewood City para alamin ang dahilan ng pagkamatay ni Han Leng, tama ba? Yang Kai. Saglit na nag-alinlangan si Hua Qingxi. Ngunit sa huli, tumanggo siya at sinabing, oo, bakit? Napatingin si Yang Kai sa kanya. Pinag-isipang mabuti ni Hua Qingxi ang kanyang mga salita bago niya sinabi. Si Junior Brother Han Leng ay isang inabandunang disipulo ng aking guro. Nang makatakas si Junior Brother Han mula sa Star Soul Palace, tila ninakaw niya ang isa sa mga kayamanan ng aking guro. Ang pangunahing layunin ko sa paglabas sa pagkakataong ito para alamin ang dahilan ng pagkamatay ni Junior Brother Han ay ang hanapin ang bagay na iyon. Anong bagay? Hindi sinabi ni Master kung ano ang partikular, ito ay isang token. Isang token. Nagtaas ng kilay si Yang Kai, ngunit maya-maya, tila may naalala siya. Kumuha ng kakaibang token mula sa kanyang space ring, ibinigay niya ito kay Hua Qingxi at nagtanong. Ito ba? Ang token na ito ay halos kasing laki ng isang palad at gawa sa isang espesyal na materyal, hindi ginto o kahoy, na may nakaukit na salitang dragon, sa harapan nito. Sa likod ay isang larawan ng isang true dragon na lumulutang sa Nine Heavens. Ang token na ito ay natural na isang bagay na nakita ni Yang Kai sa space ring ni Han Leng. Gayunpaman, hindi alam ni Yang Kai kung para saan ang token na ito noong panahong iyon, kaya inilagay niya ito sa kanyang space ring at hindi pinansin. Ngunit ngayon, sinabi ni Hua Qingxi na pumunta siya rito sa utos ng kanyang guro para sa token na ito. Agad na napagtanto ni Yang Kai na ang token na ito ay hindi maliit na bagay. Si Hua Qingxi ay ang cultivator ng Third Order Dao Source Realm, kaya ang kanyang master ay hindi bababa sa Second Order Emperor Realm Master. Isang bagay na maaaring gumawa ng isang Second Order Emperor Realm Master na labis na nahuhumaling dito ay dapat na mahalaga. Nahanap mo ba ito sa space ring ni Junior Brother Han Leng? Tanong ni Hua Qingxi. Oo, kung si Junior Brother Han Leng ay walang ibang token sa kanyang space ring, ito ang dapat na target ng aking misyon. Tumingin si Hua Qingxi sa token na may kakaibang ekspresyon. Nakikilala mo ba kung ano ito? Nang tanungin ito ni Yang Kai, pinagmamasdan niya ang pagbabago ng ekspresyon nito. Umiling muna si Hua Qingxi. Ngunit pagkatapos, inabot niya at kinuha ang token, maingat na sinusuri ito. Unti-unting nagbago ang tingin sa kanyang mga mata, at pagkaraan ng mahabang panahon, biglang nanginag ang kanyang malambot na katawan habang tinakpan ang kanyang bibig ng kanyang kamay at napasigaw sa gulat. Magsalita ka, inip na udyok ni Yang Kai. Kung hindi ako nagkakamali, ito dapat ang sikat na Dragon Island token. Bulalas ni Hua Qingxi. Dragon Island token. Sumimangot si Yang Kai. Ano iyon? Hindi mo pa narinig ang tungkol iyo. Napatingin si Hua Qingxi kay Yang Kai nang may pagtataka, na parabang nagulat siya na hindi man lang niya narinig ang isang bagay tulad ng Dragon Island token. Ignorante talaga siya, ngunit nang makita niya ang ekspresyon ni Yang Kai, mabilis niyang nilunok ang mga mapanuksong salita na lalabas sa kanyang bibig. Maingat niyang tanong, siguro kung narinig na ni Master ang tungkol sa Dragon Island. Dragon Island, mayroon bang tunay na dragon na naninirahan doon? Hindi sinagot ni Yang Kai ang tanong niya, pero agad na tumawa. Nagbibiro lang ako. Ang mukha ni Hua Qingxi ay tensyonado at napakaseryoso. Dragon Island. Talagang may tunay na dragon na nakatira doon. Pansamantalang tanong ni Yang Kai. Tumanggo si Hua Qingxi. Kalokohan. Inilibot ni Yang Kai ang kanyang mga mata. Ang mga True Dragon ay isa sa pinakamakapangyarihang pag-iral sa mga Ancient Divine Spirit. Ang mga pag-iral tulad ng True Dragons at Heavenly Phoenixes ay dapat na umiiral lamang sa mga alamat at sinaunang aklat. Hindi sila dapat umiral sa mundong ito. Namula ang magandang mukha ni Hua Qingxi. Inilibot niya ang kanyang mga mata kay Yang Kai at sinabing, kung talagang umiiral ang Dragon Island, mayroon talagang True Dragon na naninirahan doon. Bukod pa rito, may higit sa isa, kumaibat ang sulok ng bibig ni Yang Kai. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Sinabi ni Hua Qingxi, ayon sa alamat, ang Dragon Island ang pinakamisteryosong puwersa sa buong Astral Boundary. Ito rin ang pinakamakapangyarihang puwersa dahil maraming inapon ng True Dragons na naninirahan sa Dragon Island. Mayroon pang ang mga Ancient Dragon at Archaic Dragons. Sila ay mga buhay na kahit na ang Ten Great Emperor ay kinatatakutan. Gayunpaman, hindi namin alam kung talagang umiiral ang Dragon Island o hindi. Tanging ang pinakamakapangyarihang cultivator lamang ang maaaring makipag-ugnayan sa lihim na ito. Sila lang ang makakahanap ng daan papuntang Dragon Island. Ang Dragon Island Medallion ay nagmula sa Dragon Island. Nagpatuloy si Hua Qingxi. Ang may hawak ng token na ito ay maaaring pumunta sa Dragon Island at hilingin sa lahi ng dragon na gawin ang isang bagay para sa kanya nang walang kondisyon. Ito ay isang bagay na magagawa ng lahi ng dragon para sa kanya. Halimbawa, kung pupunta ako sa Dragon Island gamit ang Dragon Island Command token na ito, maaari kong hayaan ang Dragon Race na gamitin ang True Dragon Strength at umabant sa Emperor Realm. At saka, hindi lang ako mapupunta sa First Order Realm.
Ang magagandang mata ni Hua Qingxi ay napuno ng pananabik. Mas lalo niyang hinawakan ang Dragon Island Command Token. Kahit na ang kanyang paghinga ay naging mabilis. Kinawayan ni Yang Kai ang kanyang kamay at ang Dragon Island Command Token ay lumipad pabalik sa kanyang kamay. Sinulyapan niya si Hua Qingxi ng mahinahon at sinabi, "Magpatuloy." Napangiti si Hua Qingxi ng kakaiba. Inalis niya ang panatikong tingin sa kanyang mukha at sinabi, "Mula noong sinaunang panahon, 5 na lang. Ang mga utos ng Dragon Island ay naipasa na. Ayon sa mga sinaunang alamat, 3 sa kanila ang ginamit. Ang paggamit ng 3 Dragon Island Command na ito ay yumanig sa buong Star Boundary." Habang nagsasalita siya, itinaas niya ang isang daliri at sinabi, "Una, 80,000 taon na ang nakalilipas, ang pangalawang ranggo na sekta sa Northern Territory, ang Profound Frost Sect, ay nalipol magdama. Wala sa libu-libong mga disipulo sa sekta ang nakaligtas, kasama ang lahat ng mga masters sa Emperor Realm. Sinasabi na hanggang ngayon, mayroon pa ring mga labi ng Dragon Breath sa mga guho ng Profound Frost Sect. Maraming cultivator ang gustong pumunta doon sa paghahanap ng mga pagkakataon. Pangalawa, 50,000 taon na ang nakalipas, hindi ko alam kung sinong matapang na bastos ang nagpagalit sa Divine Spirit, Shiwo. Bilang resulta, binaligtad ni Shiwo ang buong Southern Domain sa sobrang galit. Hindi mabilang na buhay ang nawala, at nawasak ang mga sekta at angkan. Noong panahong iyon, kahit ang Ten Great Emperor ay hindi napigilan ang nakatutuwang massacre ni Shiwo. Sa huli, pumasok ang Dragon Island at tinakot si Shiwo. Kung hindi, ang teritoryo ng Timog ay nahuhulog na sana sa bangin ng paghihirap. Ikatlo, 30,000 taon na ang nakalilipas, ang Heaven Devouring Great Emperor, isa sa pinakamakapangyarihang Great Emperor sa sangkatauhan, ay pinatay. Kasama daw ang Dragon Race. Sa laban ng iyon, ang langit at lupa ay gumuho, ang mga bituin ay gumalaw, at ang mga batas ay nabaligtad. Ang Heaven Devouring Great Emperor ay pinatay ng lahi ng dragon. Biglang pinutol ni Yang Kai si Hua Qingxi at may kainahinalang nagtanong. Natigil si Hua Qingxi nilabas ang kanyang dila. Isa lamang itong alamat. Hindi ko alam kung totoo o hindi, pero posible. Pagkatapos ng lahat, ang Heaven Devouring Great Emperor ang pinakamakapangyarihang eksperto sa sangkatauhan noong panahong iyon. Magkapit kamay man ang iba, baka hindi nila siya mapatay. Makatuwirang makasali ang lahi ng dragon. Sa pagsasalita hanggang dito, tumingin siya kay Yang Kai ng may kainahinala. Narinig mo na rin ang tungkol sa Heaven Devouring Great Emperor at Great Emperor. Sa tingin mo ba, isa ang tanga? Tiningnan siya ni Yang Kai mula sa gilid ng kanyang mga mata. Napangiti si Hua Qingxi na nahihiya at sinabi. Gayunpaman, sinasabing ang 3 kaganapang ito ay may kaugnayan sa paggamit ng Dragon Island Medallion. Kung ang bagay na ito sa harap natin ay talagang Dragon Island Medallion, kung gayon Master. Kailangan mong magplano kung paano ito gagamitin ng maayos. Ito ay isang walang katumbas na kayamanan. Bakit ka ba nag-aalala? Malamig na bamantong hininga si Yang Kai. Malungkot na bamulong si Hua Qingxi. Hindi ba ako maaaring mag-alala? Sigurado ka bang ito ang Dragon Island Medallion? Tanong ni Yang Kai. Umiling si Hua Qingxi. Hindi ko pa nakita ang totoong Dragon Island Medallion. Gayunpaman, kung titingnan ang mga pattern at material nito, malaki ang posibilidad na ito ang tunay na Dragon Island Medallion. Kung nag-aalala ka pa rin, bakit hindi mo tanungin ang isang taong may kaalaman tungkol dito? Sino ang nakakaalam, baka makakuha ka ng ilang mga pahiwati. Hindi ko alam kung talagang umiiral ang Dragon Island. Kahit na totoo, hindi ko alam kung saan. Masyado pang maaga para isipin ang tungkol sa Dragon Island Medallion. Sabi ni Yang Kai at iniligpit ang medallion. Gayunpaman, nasa isip niya ang isang kandidato na maaari niyang tanungin. Sino ang nakakaalam, baka makakuha siya ng tumpak na impormasyon. Master. Nag-alinlangan si Hua Qingxi at mukhang hindi mapakali. Tumingin siya kay Yang Kai at nauutot. Nasabi ko na ang lahat ng dapat kong sabihin. Kita mo. Huwag mo nang isipin iyon. Patagang tinanggihan siya ni Yang Kai. Kung ganoon, habang buhay mo ba akong ikukulong dito? Nanlumo si Hua Qingxi. Ako ay mula sa Star Soul Palace. Inutusan ako ng aking guro na hanapin ang mga labi ni Junior Brother Han. Kung hindi ako babalik para magulat ng mahabang panahon, ang aking guro ay tiyak na pupunta at hahanapin ako. Baka magkaroon pa siya ng baka sayo. Pagkatapos sabihin ito, tumanggo siya ng mariin at sinabing may katiyakan. Talagang matutuntun niya ito pabalik sa iyo. Ayaw mong matarget ng aking guro, di ba? Isa siyang Second Order Emperor Realm Master. Hayaan mo akong umalis kaagad, at maghihiwalay tayo ng maayos. Marshall Peak, Kabanata 2111. Pagtatanong. Pag-uusapan natin yan pagdating ng panahon. Tumayo si Yang Kai at tumingin sa kanya ng may pagkukunwari. Ang mga sulok ng kanyang bibig ay biglang kumulo sa isang ngiti habang hinahaplos ang kanyang baba at sinabi. Sa totoo lang, kung gusto mong mabawi ang iyong kalayaan, ito ay medyo simple.
Anong ibig mong sabihin? Nanginig si Hua Qingxi at maingat na tumingin kay Yang Kai. Ano ang gusto mong gawin? Tumuso si Yang Kai at sinabing, huwag kang mag-alala, hindi ako interesado sa iyo. Ngunit kung talagang gusto mong mabawi ang iyong kalayaan, dapat mong masunurin na ibigay sa akin ang iyong tatak ng kaluluwa. Baka may consider ko, ang lakas ng Third Order Dao Source Realm ay hindi masama para sa akin sa ngayon. Wishful thinking. Nagnit-ngit ang mga ngipin ni Hua Qingxi at sinabi, hindi hinintay na matapos ni Yang Kai ang kanyang mga salita. Kung gayon. Palem. Yang Kai kumaway sa kanya at direktang iniwan ang Small Sealed World Beat. Naiwang mag-isa si Hua Qingxi na tulala. Pagkaraan ng mahabang panahon, sumigaw siya sa dalamhati. Bumalik ka, bumalik ka. Sa gilid ng silid, muling lumitaw si Yang Kai. Pagkatapos magnilay-nilay, siya ay naging isang stream ng liwanag at nagmamadaling lumabas sa lumang mansyon ng Zhang family, patungo sa direksyon ng Maplewood City. Ilang sandali pa, dumating siya sa Maplewood City. Hindi niya hinanap sina Mo Shaoqi at Kang Siran, ngunit dumiretso sa tirahan ng Qin family. Minsan na siyang nakapunta sa Qin family, kaya medyo pamilyar siya sa lugar. Sa isang sweep lang ng kanyang Divine Sense, nakita niya ang lokasyon ni Qin Yu. Wala siyang balak na itago ang kanyang aura at nagsawa na lang doon. Hindi nagtagal, pumunta siya sa isang side room at marahang kumatok sa bintana. Sino ta? Isang mahinang sigaw ang nagmula sa loob. Tumanggo si Yang Kai bilang pagsang-ayon. Ilang saglit na tumahimik ang silid, ngunit maya-maya. Pagkatapos, narinig niya ang sunod-sunod na magaang yabag na gumagalaw. Lumapit siya sa bintana at binuksan iyon. Tumingin si Qin Yu kay Yang Kai nang may pagtataka at pagkalito. Yang. Master Yang. Gabi na, bakit mo ako hinahanap? And, may itatanong ako sa iyo. Sagot ni Yang Kai, tumingin sa loob at nagtanong. Pwede ba akong pumasok at makipag-usap? Namula si Qin Yu at sinabing. Master, mangyaring pumasok. Nang bumaba ang boses niya. Direktang sumulpot si Yang Kai sa bintana. Lalong namula ang mukha ni Qin Yu. Gabi na, hindi pumasok si Yang Kai sa harap ng pintuan, ngunit lumipat sa ibang paraan sa pamamagitan ng bintana. Kung ang isang taong hindi nakakaalam ng katotohanan ay nakakita nito, ito ay magdudulot ng hindi pagkakaunawaan. Gayunpaman, hindi nag-alala si Qin Yu kay Yang Kai. Pagkatapos ng lahat, sa lakas ni Yang Kai, kung talagang gusto niyang gawin ang isang bagay sa kanya, magagawa niya ito nang walang nakakapansin. Hindi na niya kailangang sadyang ilantad ang kanyang pagkatao. Pagkaw po, inalok siya ni Qin Yu ng tsaa at sinabi, Master, ano ang gusto mong itanong sa akin? Kinuha ni Yang Kai ang kanyang tasa at humigop bago sinabi, Maganda si Sister Qin sa labas at matalino sa loob. Ang kanyang katalinuhan ay walang kapantay, at ang kanyang kaalaman at karanasan ay isang bagay na hindi ko pa nakikita sa buhay ko. Pangunahing gusto kong hilingin sa iyo na lutasin ang aking mga pagdududa. Kinagat ni Qin Yu ang kanyang mga labi at nakangiting sinabi, Master, binobola mo ako. Medyo edukado lang ako. Kung may maitutulong ako, Master, mangyaring huwag mag-atubiling sabihin sa akin. Tumisi si Yang Kai at sinabi, Kung gayon, diretso ako sa punto. Pero sana ang usapan ngayon. Isinusumpa ko sa aking Divine Spirit na hindi ko ito ihahayag sa ikatlong tao. Seryosong sabi ni Qin Yu. Tumangala si Yang Kai sa kanya, iniisip na madaling makipag-usap sa matalino sinabi niya. Sa labas ng lungsod, ako ay sinalakay ng Demonic Chi. Muntik na akong maging demonyo. Sigurado akong nakita mo ito. Nang marinig ito, kumislap ang mga mata ni Qin Yu na may bakas ng takot. Tumanggo siya at sinabi, Master, tinutulungan ng langit ang karapat dapat. Ligtas ka na ngayon. Sa panahon na ako ay kinaagnasan ng Demon Chi at naging demonyo, maraming kakaibang imahe ang lumitaw sa aking isipan. Casual na gumawa ng kwento si Yang Kai. Nagulat na sabi ni Qin Yu, marami kakaibang larawan. Oo, tumanggo si Yang Kai. Noon, ginamit namin ang aming secret technique para tingnan ang knowledge si Jiang Chuhi at nakita ang silweta ng ancient giant demon. Kaya naman, hulaan ko na maaaring mayroong isang hiwa ng remnant will ng ancient giant demon sa loob ng Demon Chi. Pinapanatili ang marami sa kaalaman at karanasan ng Ancient Giant Demon. Matapos masira ng Demon Chi, nagkaroon ito ng pagkakataong makita ang mga bagay na ito. Ang mga salita ni Master ay may katuturan. Sa palagay ko rin, masayang sabi ni Qin Yu, na parabang nakahanap siya ng isang pinagkakatiwalaan. Gayunpaman, iba ang nakita ko sa nakita ni Jiang Chuhi. Bagamat pira-piraso ang mga larawang iyon, walang bakas ng Ancient Great Demon. Anong uri ng mga imahe sila? Sinabi ni Qin Yu na may interes. Si Yang Kai ay nagpakita ng maalalahanang tingin at sinabi sa mahinang boses. Masyadong maraming mga imahe, at dalawa lang ang nakikita ko ng malinaw. Ang una ay isang buto na kalahating ginto at kalahating pilak ang kulay. Matapos itong itanim, ang binhi ay tumubo at naging isang punong kulay ginto at pilak.
Ang kulay ginto at pilak ng mga divine light ay lumiligid sa paligid nito, nagsasapawan at nagpapalit-palit, na parang nagtataglay ito ng malaking kapangyarihan. Isang ginto at pilak na kakaibang puno. Sabi ni Qin Yu na may pagtataka sa mukha. Tinakpan niya ang kanyang bibig at napabulalas. N, seryosong tumanggo si Yang Kai at tumingin sa kanya. Siguro alam ng Young Lady Qin kung ano itong ginto at pilak na kakaibang puno. Mukhang natatandaan ng Young Lady na ito na nagbasa tungkol sa kakaibang puno na ito sa isang lugar. Nakakunot ang noo ni Qin Yu habang pilit niyang inaalala. Nanginginig ang ekspresyon ni Yang Kai habang nakatingin sa kanya ng may pag-asa. Gayunpaman, kahit na matapos ang mahabang panahon, hindi nakapagbigay ng tamang sagot si Qin Yu. Umiling siya at sinabing, "Paumanhin, Master. Nabasa ko nga ang tungkol dito, ngunit hindi ko ito matandaan sa ngayon. Paano ito, Master? Bigyan mo ako ng ilang araw at titingnan ko, hanggang sa mga sinaunang aklat na nabasa ko noon. Dapat kong mahanap ang mga nauugnay na talaan. Sige, hindi pa rin nagmamadali. Curious lang ako kung ano iyon." Tumawa si Yang Kai. Bagamat medyo nadismaya siya sa kanyang puso, hindi niya ito ipinakita. "Paano ang pangalawang imahe na nakita ni Master?" tanong ni Qin Yu. "Ito ay isang token na kasing laki ng palad. Ito ay gawa sa kakaibang material. Hindi ito ginto o kahoy. May nakalagay na salitang dragon sa harap, at tila may nakasulat na mga sinaunang karakter. May larawan ng isang tunay na dragon na lumulutang sa langit sa likod nito. Ang Dragon Island Token." Sa pagkakataong ito, nagbigay ng sagot si Qin Yu nang matapos ni Yang Kai ang kanyang paglalarawan. "Iyan ba talaga ang Dragon Island Token?" Natuwa si Yang Kai. Bagamat sinabi sa kanya ni Hua Qing na maaaring ito ay isang Dragon Island Token mula sa Dragon Island, hindi niya ito lubos na pinaniwalaan. Bukod dito, hindi sigurado si Hua Qing kung tama ang kanyang paghatol. Gayunpaman, dahil sinabi ni Qin Yu, malaki ang posibilidad na totoo ito. Kung tama ang paglalarawan ni Master, tiyak na ito ang Dragon Island Token. Tuwang-tuwa si Qin Yu na tila namumula ang kanyang mukha. Timang Dragon Island Token lang daw ang nai-circulate mula noong sinaunang panahon. Tatlo sa kanila ang nagamit na, at dalawa na lang ang natitira sa labas ng mundo. Ang sinabi niya ay pareho lang sa sinabi ni Hua Qing si Kay Yang Kai dati, kung ito man ay bilang ng Dragon Island Token o ang oras at lugar kung saan sila ginamit. Maliwanag na hindi nagsinungaling si Hua Qing si Kay Yang Kai tungkol dito. Pero, naguguluhan si Qin Yu habang nagsasalita. Naguguluhan siyang nagtanong, "Bakit lilito ang Dragon Island Token sa natitirang kalooban ng sinaunang Giant Devil? Bakit hindi ito lumitaw?" tanong ni Yang Kai bilang ganti. "Kasi mali ang timing. Noong nazil ang sinaunang Giant Devil, hindi pa dapat lumitaw ang Dragon Island Token." "Paano nalaman ng Giant Devil ang tungkol dito?" Si Qin Yu ay may pagtataka sa kanyang mukha. Nagmura si Yang Kai sa kanyang puso nang marinig niya iyon. Gusto lang niyang tanungin si Qin Yu kung ano ang hindi niya naiintindihan, ngunit hindi niya inaasahan na ganoon siya kabilis. Nakakita agad siya ng halatang butas. "Hindi ko alam. Siguro naramdaman ng Giant Devil na ang Dragon Island Token ay isang banta sa kanya." Tumawa si Yang Kai. "Posible iyon. Hindi masyadong inisip ni Qin Yu ang tungkol dito. Kung tutuusin, matagal na itong nangyari, at hindi niya ito ma-verify. Sige, nandito ako para alamin ang tungkol dito. Gabi na ngayon, at dapat kang magpahinga. Aalis na ako." Tumayo si Yang Kai habang nagsasalita. Tumayo si Qin Yu at pinaalis siya. Sinabi niya, "Susubukan ko ang aking makakaya upang malaman ang tungkol sa gold at silver exotic tree. Kung mayroon akong anumang balita, ipapaalam ko kaagad sa guro." "Sige." Tumanggo si Yang Kai. Lumabas siya ng front door at nawala sa isang iglap. Pagkaraan ng ilang sandali, biglang lumitaw si Qin Chaoyang sa harap ng pintuan ni Qin Yu. Tinitigan niya ang nawawalang anyo ni Yang Kai at nagtanong na may kakaibang ekspresyon. "Yuyir, bakit ka hinanap ni Brother Yang? May gusto siyang itanong sa akin." Sabi ni Qin Yu, "Ano ito?" Natigilan si Qin Chaoyang. Inilabas ni Qin Yu ang kanyang dila at sinabing, "Sekreto ito." Nagulat si Qin Chaoyang. Umiling siya at sinabing may mapait na ngiti. "Ikaw na batang babae, hindi mo sasabihin sa akin ang totoo, tama." Walang magawa si Qin Yu. "Hindi sa hindi ko sasabihin sa iyo, hindi ko kaya. Gayunpaman, masasabi ko sa iyo na ang gustong malaman ni Master Yang ay walang kinalaman sa Maplewood City o sa Qin family." Naunawaan ni Qin Chaoyang at tumanggo. "Mabuti naman." Pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, bamantong hininga siya at tumingin kay Qin Yu. Sabi niya, "Kumusta ang katawan mo? Ayos lang ako." Sagot ni Qin Yu, "Kalokohan." Naging seryoso ang ekspresyon ni Qin Chaoyang. "Huwag mong isipin na hindi ko alam na gumugol ka ng maraming pagsisikap sa pag-aayos ng selyo. Sa kalagayan ng katawan mo, hindi ka na makakapitan ng matagal." Walang sinabi si Qin Yu. Napabuntong hininga si Qin Chaoyang.
Sa iyong talento, kung wala kang ganoong uri ng konstitusyon, maaari kang magkaroon ng pagkakataong ibalik ang kaluwalhatian ng Chin family. Kaya lang, nakakapanghinayang na masyado akong mahina. Kaya ko lang pahabain ang buhay mo, pero hindi kita kayang gamutin. Ako ay humihingi ng paumanhin. Namula ang mga mata ni Qin Yu. Sinabi niya sa mahinang boses. Huwag mong sabihin iyan, ancestor. Kung hindi dahil sa iyo, namatay na si Yuer 3 taon na ang nakakaraan. Napakasaya na ni Yuer na mabuhay pa ng 3 taon. Ang ikinalulungkot lang ni Yuer ay hindi kita mapagsilbihan, ancestor. Pinag-alala kita sa akin. Huwag kang mag-alala, gagawa si ancestor ng paraan para sa iyo. Tiyak na hindi kita hahayaang mamatay ng bata pa, sabi ni Qin Chaoyang sa malalim na boses. Pagkatapos niyang magsalita, kumislap ang kanyang anyo at nawala. Ibinuka ni Qin Yu ang kanyang bibig na parang may gustong sabihin, ngunit ang pigurya ni Qin Chaoyang ay wala kung saan. Ngunit, pagkatapos mag-isip-isip ng ilang sandali, tila naunawaan niya ang plano ni Qin Chaoyang. Ang kanyang magandang mukha ay hindi maiwasang magbago. Marshall Peak, Kabanata 2112. Ang reaksyon ng Space Spirit Jade. Nang bumalik si Yang Kai sa Zhang family, itinulak niya ang pinto ng guest room at nakita si Zhang Ruoxi na nakaupo sa isang upuan, na mukhang maiiyak na siya. Nang marinig ang kaguluhan, tumangala si Zhang Ruoxi at ang kanyang magagandang mata ay kumislap sa tuwa. Mabilis na bumangon, tumawag siya sa takot. Ginoo. Sumulyap sa kanya si Yang Kai at ngumiti. Anong problema? Akala mo ba iniwan kong mag-isa ang Zhang family tapos ngayon umiiyak ka? Itinikom ni Zhang Ruoxi ang kanyang mapupulang labi at dahan-dahang umiling. Kung gayon bakit ka umiiyak? Tanong ni Yang Kai. Bamulong si Zhang Ruoxi. Dahil sinunod ni Ruoxi ang Ginoo, wala na akong kinalaman sa Zhang family. Akala ni Ruoxi ay hindi na ako gusto ng Ginoo. Sa pagsasalita tungkol dito, bigla siyang naglakas loob at tumangala kay Yang Kai, sinabi sa malalim na boses. Ginoo, alam ni Ruoxi na mahina ang kanyang lakas at hindi kanya matutulungan. Sa kabilang banda, ang Ginoo ay nag-aalaga sa akin. Ngunit, maaring ipaghain ka ni Ruoxi ng tsaa, ayusin ang iyong higaan, at gumawa ng ilang bagay na walang halaga para sa iyo. Kaya kong maging utusan. Pagkatapos nun, parang medyo nabigla siya sa sarili niya sa sinabi niya. Mabilis na ibinaba ang ulo niya, namula ang magandang mukha niya habang mabilis na yumuko ang ulo niya. Naging bastos si Ruoxi, mangyaring magpahinga, Ginoo. Pagkasabi nito ay tumalikod na siya at gusto nang umalis. Huwag kang magmadaling umalis. Bigla siyang tinawag ni Yang Kai. Nanginginig ang malambot na katawan ni Zhang Ruoxi. Nakatayo siya roon ng hindi mapakali at nanginginig na nagtanong. Boses. Ginoo. Ginoo, may iuutos po ba kayo? Parang may iniisip siya at kinabahan ang mukha niya. Ang dalawang maliliit na kamay niya ay nakapatong sa tiyan niya at walang kamalay-malay na magkadikit. Ang mukha niya ay kasimpula ng apoy. Ang tunog ng pagtibok ng kanyang puso na parang tambol ng digmaan ay nagmula sa kanyang maliit na dibdib. Tumingin sa kanya si Yang Kai. Huwag mong maliitin ang iyong sarili. Dahil nangako ako sa matandang ginang na isasama kita, natural na kailangan ko ng tulong mo. May maitutulong ako. Narinig ito ni Zhang Ruoxi at nagliwanag ang kanyang magagandang mata. Sabik niyang tanong, ano ang gusto ng Ginoo na gawin ko? Maaari mo bang sabihin sa akin? Napangiti si Yang Kai. Gusto kong maghintay hanggang bumuti ang iyong lakas bago sabihin sa iyo, ngunit dahil sa sobrang pagkabalisa mo, kung gayon. Walang masamang sabihin sa iyo muna. Habang nagsasalita, inilabas niya Yang Kai ang Space Spirit Jade na nakuha niya mula kay Lu Baichuan ng pamilya Lu mula sa kanyang Space Ring. Nang lumitaw ang Space Spirit Jade na ito, nanginag ang malambot na katawan ni Zhang Ruoxi. Tinitigan niya ito at bamulong. Ang pakiramdam na ito. Sa sandaling ito, ang Space Spirit Jade ay tila sumigla ng isang bagay, at patuloy itong naglalabas ng mga pagbabago-bago ng special na enerhiya, na nagiging sanhi ng pagkagulo ng espasyo sa paligid nito, na parabang ito ay malapit ng lumubog sa kawalan. Tama si Lu Baichuan. Si Zhang Ruoxi ang susi sa reaksyon ng Space Spirit Jade. Hanggat ang space ni Zhang Ruoxi sa isang tiyak na lawak, ito ay magagawa Yang Kai. Ito ang dahilan kung bakit nakuha ni Lu Baichuan ang pangunahing pag-unawa sa Dao of Space. Para makuha si Ruoxi, ang pagpapakasal ng inaapo ng Lu family kay Ruoxi ang kailangang para mapag-aralan ang Dao of Space. Kinuha ni Yang Kai si Ruoxi upang turuan siya kung paano gamitin ang Dao of Space. Ikinumpas ni Yang Kai ang kanyang kamay at ang mga space principles ay lumundag, ganap na tinataka ng silid at hinihiwalay ang paghahatid ng mga pagbabago sa enerhiya. Anong mararamdaman mo? Tumingin si Yang Kai kay Zhang Ruoxi at nagtanong. Hindi ito maipaliwanag ng malinaw ni Ruoxi. Dahan-dahang umiling si Zhang Ruoxi. Pero, pamilyar ang pakiramdam na ito. Noong binisita ko ang pamilyang Lu noon, madalas akong nakaramdam ng ganito. Parang may tumatawag sa akin mula sa isang lugar sa pamilya Lu. Kaya lang. Hindi ito kasing lakas na ngayon.
Tumanggo si Yang Kai, iniisip na ang koneksyon sa pagitan ni Zhang Ruoxi at ng Space Spirit Jade ay dapat na two-way. Nakikilala mo ba ang bagay na ito? Tanong ni Yang Kai. Mabagal na umiling si Zhang Ruoxi. Nakuha ko ito kay Lu Baichuan. Sabi ni Yang Kai. Bagay kay Lolo Lu, nagulat si Zhang Ruoxi. Kahit na si Lu Baichuan ang dugong kaaway ng pamilya Zhang, hindi pa rin siya basta-basta nakipag-usap sa kanya ni Zhang Ruoxi. Makikita na ang maliit na ito. Napakalinis at mabait pa rin ang babae. Ngunit ayon kay Lu Baichuan, ang bagay na ito ay orihinal na pagmamay-ari ng iyong Zhang family. Nagpatuloy si Yang Kai. Mukhang nang ang isang babae ng Zhang family ay nagpakasal sa Lu family, kinuha niya ang bagay na ito bilang dot at dinala ito sa Lu family. Dahil dot ito, dapat itong pag-aari ng Lu family. Bahagyang ngumiti si Zhang Ruoxi, sinabi ni Yang Kai. Kahit kanino ito pag-aari, nagmula ito sa iyong Zhang family. Ang ninuno ng iyong Zhang family. May dakilang guro ba? Umiling si Zhang Ruoxi at sinabing. Hindi alam ni Ruoxi, ngunit noong bata pa ako, narinig ko mula sa aking lola na ang aking Zhang family ay isang namungunang pamilya noon paman. Ngunit sa ilang kadahilanan, unti-unti itong tumanggi. Tama, tumanggo si Yang Kai. Pero, bakit may kakaibang koneksyon sa akin ang bagay na ito? Paano ang iba sa aking Zhang family? Blanko na tanong ni Zhang Ruoxi, hindi dapat mayroon nito ang iba. Para sa iyo, tumigil sandali si Yang Kai at sinabing. May dalawang posibilidad. Ang unang posibilidad ay mayroong ilang uri ng bloodline power sa iyong katawan, at ang bloodline power na ito ay mas malakas kaysa sa iba pang miyembro ng Zhang family. Kaya naman may reaksyon sa pagitan mo at ng Space Spirit Jade. Ang bloodline power na ito ay dapat nagmula sa dating may-ari ng Space Spirit Jade, isang ninuno ng iyong pamilya Zhang. Kung gayon, paano ang iba pang posibilidad? Mayroon ka bang espesyal na konstitusyon? Tumingin si Yang Kai kay Zhang Ruoxi at dahan-dahang umiling. Sa personal, sa tingin ko ay hindi ito posible dahil ayon sa aking mga obserbasyon, wala kang espesyal na konstitusyon. Kung gayon ang unang posibilidad ay mas malamang. Tanong ni Zhang Ruoxi. Oo, bahagyang ngumiti si Yang Kai. Mahirap sabihin kung anong uri ng bloodline power ang mayroon ka. Marahil ang iyong bloodline ay halos katulad ng sa ninuno na iyon, kaya maaari kang mag-react sa Space Spirit Jade. Oh, walang gaanong reaksyon si Zhang Ruoxi matapos itong marinig. Hindi ka ba masaya? Tiningnan siya ni Yang Kai ng may interes. Sumimangot si Zhang Ruoxi at nagtanong. Ginoo, bakit mo natanong? Tumiti si Yang Kai at sinabi. Mukhang wala kang alam. Well, hayaan mo akong ipaliwanag ito sa ganitong paraan. Ang iyong bloodline na kapangyarihan ay halos kapareho ng sa ninuno na iyon, at ikaw ay kinilala ng Space Spirit Jade sa isang tiyak na lawak. Sa hinaharap, ang iyong mga tagumpay ay malamang nakapantay ng iyong ninuno. Biglang humina ang boses ni Yang Kai at nagpatuloy siya. Ang Space Spirit Jade ay hindi isang ordinaryong bagay. Ang sinumang maaaring maging mayari nito ay dapat na hindi bababa sa isang master sa Emperor Realm. Nang marinig ito, tila naintindihan ni Zhang Ruoxi sa wakas. Mukha siyang nabigla at sinabi, Ginoo, ang ibig mong sabihin. Si Ruoxi ay maaari ding maging master sa Emperor Realm sa hinaharap. Tumanggo si Yang Kai. Ang galing. Puno ng kagalakan ang mukha ni Zhang Ruoxi. Kung ganoon nga, tiyak na matutulungan ni Ruoxi ang Ginoo. Nang marinig ito, natigilan si Yang Kai. Matapos malaman na maaari siyang maging master sa Emperor Realm sa hinaharap, ang una niyang naisip ay tulungan siya. Nagdulot ito ng init sa puso ni Yang Kai. Ginoo, maaari ko bang tingnan ang bagay na ito? Si Zhang Ruoxi ay sabik na tumingin kay Yang Kai at nagtanong, pagkatapos ay tumingin sa Space Spirit Jade sa kanyang kamay. Ang bagay na ito ay may kaugnayan sa kanyang kinabukasan, kaya agad niya itong binigyang pansin. Gusto kong ipakita ito sa iyo. Tumiti si Yang Kai at ibinigay ang Space Spirit Jade. Sa totoo lang, ilang beses na niyang pinag-aralan ang Space Spirit Jade mula nang makuha niya ito, ngunit wala siyang natuklasan. Alam lang niya na ang bagay na ito ay piniino ng isang taong gumagamit ng Great Divine Technique. Dapat ay isang artifact, ngunit hindi niya alam kung paano gamitin ito. Siya ay bihasa sa Dao of Space at pinagkadalubhasaan pa ang mga Space Principle. Ngunit kahit siya ay walang magawa laban sa Space Spirit Jade. Kung mayroong sino man sa mundong ito na makakaunawa sa mga misteryo ng Space Spirit Jade, ito ay si Zhang Ruoxi. Tuwang-tuwa itong tinanggap ni Zhang Ruoxi. Pagkatapos, isang eksenang hindi inaasahan ng dalawa ang nangyari. Sa sandaling nakipag-ugnayan ang Space Spirit Jade kay Zhang Ruoxi, ito ay nanginginig ng malakas at sumabog na may malakas na pagbabago bago ng enerhiya. Nanginginig din ang malambot na katawan ni Zhang Ruoxi sa sandaling ito, na parang may kuryenteng dumadaloy sa kanyang katawan. Weng-weng! Isang kakaibang tunog ang umalangaw-ngaw, at ang ibabaw ng Space Spirit Jade, na hindi gumagalaw hanggang ngayon, ay biglang kumislap na may napakatingkad na liwanag.
Kaagad pagkatapos, ang mga kakaibang imahe ay biglang bumaril mula sa Space Spirit Jade na parang mga projection, na pinupuno ang buong silid at umikot sa paligid ni Zhang Ruoxi at ang Space Spirit Jade. Nanlamig ang mukha ni Yang Kai habang nakakunot ang noo niya at tinitigan ang mga imahe, para lang malaman na mabilis itong kumikislap. Ngunit sa kanyang paningin, marami pa rin siyang nakikitang malinaw. Mga pabilyon, bundok, ulap, bundok, masungit na bato, nagtataas ang mga taluktok, lumilipad na mga crane ng espirito, kawon ng mga ibon, bukal sa bundok, magagandang bundok. Ang mga eksenang iyon ay tila inalis mula sa isang paraiso sa mortal na mundo, at nagdulot ito ng isa na masilaw at makakalimutang umalis. Natigilan si Yang Kai. Sa sandaling ito, biglang umiyak si Zhang Ruoxi habang ang aura sa kanyang katawan ay mabilis na hamina, na nagpapakita ng matinding sakit. Kasabay nito, nagsimulang mag-iba-iba ang misteryosong pagbabago bago ng Space Principles sa silid. Malabong nakita ni Yang Kai ang isang napakaitim na void corridor na biglang lumitaw sa gitna ng silid. Unti-unti itong nahuhubog, ngunit hindi pa rin ito matatag. Ang void corridor ay napuno ng magulong kawalan, at hindi alam ni Yang Kai kung saan ito patungo. Itapon mo, sigaw ni Yang Kai habang tinutulak niya ang source chi sa kanyang katawan at pinakilos ang Space Principles para pigilan ang pagbuo ng void corridor. Kasabay nito, sumugod siya sa harap ni Zhang Ruoxi at inagaw ang Space Spirit Jade. Ang mga imahe sa silid ay biglang nawala, at ang void corridor sa gitna ng silid ay gumuho din. Isang mahinang ungol ang pinakawalan ni Zhang Ruoxi at bumagsak sa lupa. Ang mukha ni Yang Kai ay hindi maiwasang magbago ng ito. Hindi niya inaasahan na ang pagpayag kay Zhang Ruoxi na kunin ang Space Spirit Jade ay magiging sanhi ng ganitong bagay na mangyari. Kung alam niya lang na mangyayari ito, hindi na sana siya nakipagsapalaran. Matapos alisin ang Space Spirit Jade, yumuko si Yang Kai at binuhat si Zhang Ruoxi. Sa maikling sandaling iyon, ang buong katawan ni Zhang Ruoxi ay basang-basa sa pawis. Matapos siyang ilagay sa kama, inabot ni Yang Kai at hinawakan ang kanyang pulso, pinaikot ang kanyang source chi sa kanyang katawan. Lubhang madilim ang mukha niya. Nalaman niya na maraming sigla ni Zhang Ruoxi ang na-extract sa kanyang katawan, na naging sanhi ng matinding pinsala sa kanyang Yuan Chi. Ang sitwasyon ng isang teenager na babae ay walang pinagkaiba kung siya ay nabuhay ng ilang dekada. Ang ganitong uri ng pangunahing pinsala ay hindi maaaring pagalingin ng ordinaryong spirit pills. Kung pababayaan, ang katawan ni Zhang Ruoxi ay mabilis na tumatanda.